Hey kids! Teacher Jubsy at your service! Welcome to my vlog! Today, I am going to share with you the common differences between beach volleyball and indoor volleyball in terms of the court sizes, the balls, the players per side, the team composition, timeouts and substitutions, side chains, and uniform. Are you ready? Ang mga pangkaraniwang pagkakaiba ng beach volleyball sa indoor volleyball. Ang beach volleyball court ay may sukat na 16 meter by 8 meter with no clear attack line. Samantalang ang indoor court naman ay may sukat na 18 meter by 9 meter na may parallel attack line na 3 meter mula sa center line. Mas malaki ang sukat ng indoor court kaysa sa beach volleyball court. Ang bolang ginagamit sa beach volleyball ay bahagyang mas malaki kaysa sa indoor volleyball. Magkaiba rin sila dahil mas malambot at mas magaan ang bolang ginagamit sa beach kaysa sa indoor. Ang beach volleyball ay kadalasang nilalaro ng dalawang players lamang. Bawat isa ay walang tiyak na posisyon sa loob ng court. Samantalang ang indoor volleyball naman ay mayroong anim na players sa bawat side. Bawat isa ay may tiyak na posisyon sa loob ng court. Ang beach volleyball match ay binubuo ng tatlong sets with 21 points bawat set. Ang kupunan na makakakuha ng dalawang set ang siyang panalo. In case of tie, ang pangatlong set ay nilalaro hanggang 15 points. Samantalang ang indoor volleyball naman ay binubuo ng limang sets with 25 points bawat set. Ang kupunan na unang makakakuha ng 3 set ang siyang panalo. In case of tie, ang panglimang set ay nilalaro din hanggang 15 puntos. The 2 points winning rule is the same for both beach and indoor games. Ang opisyal na patakaran para sa beach volleyball ay 2 manlalaro sa bawat panig. Samantalang ang indoor volleyball naman ay binubuo ng 6 na manlalaro at 6 na kahalili sa bawat kupunan. Ang coaching team ng indoor volleyball ay mas malawak. Ito ay binubuo ng isang coach, 2 assistant coaches, isang therapist at isang medical doctor. Sa beach volleyball, ang kapitan ay maaari lamang humiling ng isang timeout sa bawat set. Samantalang sa indoor volleyball naman, 2 timeouts ang maaaring hilingin ng coach at 6 na substitution sa bawat set. Tumatagal ng 30 segundo ang timeout sa beach at indoor volleyball. Sa beach volleyball, ang pagbabago ng panig ay ginagawa bawat 7 puntos sa unang 2 sets at bawat 5 puntos sa pangatlo at panghuling set. Samantalang sa indoor volleyball naman, ito ay ginagawa pagkatapos ng bawat set. Kung ang laro ay umabot sa 5th set, ang change of courts ay ginagawa pagdating sa 8 puntos. Ang opisyal na uniform sa beach volleyball ay tank top at shorts para sa mga lalaki at top and briefs or one piece naman para sa mga babae. Jersey, shorts, socks and rubber shoes ang para naman sa indoor volleyball.
sana ay may natutunan kayo sa ibinahagi ko sa inyo sa vlog na ito. Don't forget to like and share kung nagustuhan nyo ang video ito. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Simply Juicy. Thanks for watching. God bless.